Welcome back guys, PC Basic Tips. Siyempre, welcome 2024 muna tayo. Nagloko yung aking printer guys. Yung brand ng aking printer ay Epson L5190. May lumalabas sa kanyang error sa screen niya. Pero actually, na-detect ko na yung problema niya kung bakit siya nag-error. Ginawa ko tong video tutorial na to para i-share sa inyo. In case na mangyari sa printer nyo to, may idea na kayo kung ano yung parts na papalitan nyo pag lumabas yung error sa ating printer. Kaya let's go guys, punta na natin yung aking printer para ma-share ko na sa inyo yung basic tutorial na gagawin natin ngayon. Let's go! Okay guys, yan yung ating printer. Bubuksan natin yung aking printer. May lumalabas na error dyan guys, papakita ko sa inyo. Tapos kung mapapansin nyo, yung ating head printer ay nang gumalaw. Tapos yan, may lumalabas na error. Ang nakalagay ay printer error contact Epson support, non-printing features are available. Tapos may nakalagay na number, ayan, 4 na 0 33, bali 0 0 0 0 33. Ayan guys, actually kagaya ng sabi ko kanina, detect ko na yung problema nya. I-share natin sa inyo yung parts na pwede nating palitan pag lumabas yung error na yan. Kaya patayin ko muna guys, simulan na natin. Basta yung pagtanggal ng tornilyo, yung dalawang dulo lang. May mga vlog naman tayo na nagawa na sa pag-angat na itong printer natin ng ibabaw. Pwede nyong i-search dun sa mga dati. Okay, tapos yung pag-angat, syempre dandan lang. Angat lang natin ng sakto. Okay. Talaglag na yung ano. Okay, lapit muna natin guys yung ating camera. Makikita nyo, ang daming dumi. Pag tamad maglinis, ganyan mangyayari. Okay guys, bubuksan natin. Tapos pansinin nyo yung ating printer head or head printer. Hindi na siya naglalaro. Yan. Buksan muna natin. Yan. Hindi na siya makarating dito. Dapat mag-read muna siya. Parang gagalaw. Ayan, lumalabas. Non-printing feature available. 00033. Ngayon guys, ito naging problema. Pag lumabas yan guys, ang problema ng ating printer is yung flex cable. Kasi chinek ko muna lahat, binisikin ko muna kung may baka may natanggal na mga ganon. Kadalasan kasi guys, base sa experience ko, pag nag-e-error, minsan may nahuhugot lang ng mga wire. Pero nung overall chinek ko, okay naman, wala namang nahugot dito, wala doon, wala. Ito ang napansin ko guys, yung wire niya is parang na ano na, lapit ko lang yung camera. Parang nagkaputol-putol na. Ayan, nakita nyo ba guys? Ayan o, grabe. Grabe nangyari sa wire. Sa flex wire ng ating printer. Ayan o, nakita nyo? Parang may cut. Ang daming tama na ito. Ayan o, yun pa o. Siguro katagal ha, nangyayari talaga yun kasi gumagalaw yan, ganun. Lumulutong, napipilas ng kusa, kahit di mo naman nahawakan madalas to kasi nasa loob. Grabe nangyari sa kanya guys. Ayun po, meron pa sa kanya yun. Kaya lumalabas tong error na to. Itong non-printing features are available.
00033. Ayan, ginawa ko to agad, guys, para ma-share sa inyo. Para in case na nangyari sa inyo yan, may idea na kayo kahit papano na yung wire ng ating printer ang may problema. Yung board papuntang head printer or printer head. Yan, basic tutorial lang yan, pero makakatulong sa inyo, guys. Lalo na sa mga bago pa lang nagpiprinter. Kahit hindi nyo magawa, at least may idea kayo kung ano yung naging palitin ng ating printer. Okay, guys? Yun lang. Welcome 2024 ulit, guys. Ngayon, babalikan natin to, guys. Kasi i-order ko pa siya sa online ng yung wire, yung flex cable niya. I-order natin sa online. Titingnan ko kung may makukuha ko sa online. Pag wala, obligado akong pumunta sa mga shop na malapit dito sa amin. Tapos, hindi pa tapos yun kasi kukumpletuhin natin yan. Pag nakabili ako ng wire niya, ikakabit din natin, gagawan din natin ng video tutorial para makita natin na gumagana talaga, na yun talaga problema niya. Kasi mas maganda yung ganun eh, makita nyo, para full goods. May matututunan talaga kayo kahit pa paano. Yun lang, guys, at update ko kayo pag nakabili na ako ng wire. Tapos pag may nakita rin ako sa online, pwede ko rin i-flash sa susunod na video tutorial na gagawin natin. Para may idea kayo kung saan shop kayo pwede bumili. Yun lang, guys, sana nakatulong to kahit hindi natin na buo yung ating printer. Kasi nga wala pa akong parts. I-order pa natin. Sana may makuha agad tayo para buo na natin. Kasi kailangan din natin sa shop to. Maraming salamat, guys.